No, don't pick it. So this is our fig. I harvested already 3 days ago. I got a lot. And there are some few one that is ripe. I'm going to show you how it looks like the fruit. Here it is. There is so many, but it's not yet ripe. And wait, I'm going to harvest some of it and I'm going to show you how it looks like. I have to climb because it's too high. We trim already this tree, but still they go higher. So there it is. I'm going to give you one. So I have one ripe here. The exciting part is to harvest. And this is how it looks like. I can't wait a moment. I will focus on the camera. Okay, I'm going to give you baby this one. It's a good quality. It's really no damage. Yeah, abektua. This one, it's a what's the color? Black. If like this, if the color like this, it's really perfect, right? And it's juicy inside. Put on the packet. Yan. Wala. Kainin mo na, bebe. Mama. Hala, eat na. Yan. Sarap nito. Put on the packet. Wait. Kainin mo na. Doon na, mama. Wait. Mama has no packet. Okay, let's go pick some more. Over there, there is another one. But I think it's not yet ready. I don't want to pick if they are not fully ripe because it's just wasting. They are not juicy inside if it's not ripe. This one I think is not yet ripe. I'm going to wait for the following day, next day. Tomorrow it will be okay. So every day I pick at least 10 pieces. But today it's not a lot because I had already yesterday. And there is another one there. That one over there is not fully black or dark purple, let's say. It's still just green and brown. My baby enjoys so much the figs. She likes, since she was young, she likes so much a fig. And it is. So, pagka nahinog ang mga ito, sabay-sabay. Kagaya kahapon, sabay-sabay. So, pinik ko yung iba, tapos piniknik namin sa pag-swimming yesterday. Nag-swimming kami sa lake, so picnic namin. Ayan. 2 times ito na mumunga. Parang ito na yung, ito na yata yung second batch. July yata yung first batch. And then, magkakaroon ulit siya around August, September. So, iikot ko kayo para makita nyo kung gaano karami ang bunga niya. Hindi pa nga ito yung pinakamarami eh. Meron yung, kasi bata pa ito, mga 3 years pa lang ito. Pag nag 5 years na ito, sobrang dami yung bunga. Tapos pinutulan namin ng mga sanga kasi na super dami na. Thank you, super dami na ng sanga nito. You want more, baby? Come here. Oh, there, mayroon pa ito, oh, ang dami ito. Sunod-sunod na ito. Ito, yan, hinog pa. Grabe. No, you don't climb, it's too high. Yan oh, hinog na. Lalo na ito. Yan, yan, perfect yan. Yung dalawa hindi ko pa kukunin. Kasi ano, hindi pa siya talaga ready. Tulad yan, sabi ko, hindi juicy kapag hindi siya hinog. Na hinog. Halika na. I-focus ko. Ang hirap mag-focus sa camera. Sandali. Ang ganda tingnan eh, pagka marami kang pananim sa garden. Ayan. Nakitang-kita nyo na. Diba? Sarap itasin. Sarap talaga my garden. So, every season, mayroon akong hinaharvest. Let's say, beginning of February, March, meron nang nagsisimulang mga fruits. No, that's not, she wanted to climb. This is my baby. But hindi naman pwede. Ayan na. Halika na oh. Ayan ang ating figs. Naalala yung story ng figs sa Israel? Na
gina-curse ni Jesus yung fig na inupuan niya kasi walang bunga. Diba? Yun ang naalala ko dito sa figs na to eh. Dati hindi ko alam ang prutas na to kasi wala naman sa Pilipinas. Tapos ito napakasarap pala na ito. Nung una sabi ko, nung kakainin mo dyan? Para kasing mga seed lang sa loob. Kasi itong fig na ito, may katumbas na puno dun sa amin. Pero masangsang yung amoy niya. Pero ito mabango talaga siya at masarap. O bebe, kainin mo na. Ayan, kakainin na ng aking baby. Kainin mo na. Thank you. Welcome, baby. Ato, mamahanap. Hahanap pa ako ng iba. Deka. Ito. Ito pwede na. Okay. Ito pwede na rin. Ito. Pero mas prefer ko na bukas na lang. Para perfect. Ayan. Ayan, tingnan natin. Malambot na siya. Actually, malalaman mo na hinog na kapag malambot. Kasi matigas-tigas naman pagka ano. Pagka hindi pa hinog. Ayan yung pinakatuktok niya. Kitang-kita nyo yung tuktok niya doon. Naputulan yan, ang taas na yan. Kaya lang ang problemahin mo pag mamitas ka ng bunga, pag sobrang taas, ay akyat ka pa. Ito, napakarami dito. Sa baba ito, yung anak ko lang pupunta dito sa baba, tatakbo lang dito. Eh, makakahanap na siya ng kanyang figs. And then dito sa baba meron ito. Ito, kayang-kaya niyang pitasin ng anak ko. Kasi napakababa talaga siya. Dito sa baba marami. Ayan. Ayun oh, naka ano na. Ito bukas pwede na to. Mamayang hapon nga magba-violet na yan eh. And then magba-brown or dark purple. Ganun. Ayan, napakarami. So this year, marami kaming haharvestin. Kung kailan namin pinutulan, saka naman namunga ng pagkatanggol. No more? Tomorrow again? Gustong-gusto talaga ng anak ko. Ayan. Dito sa side na to, napakarami. Talagang pinaka-exciting sa akin ay yung pagha-harvest na ng mga bunga. Ganun din sa, hindi lang sa fruits. Wala, let's go. Move there. At saka ito, kung gusto mo magparami nito, napakadali. Nanunod ako ng mga videos kung paano paramihin. Kasi balak magparami pa nito dahil bukod sa mahal ang prutas na ito dito sa Switzerland, masarap pa. Tsaka ang sarap gawing jam, masarap ding i-dry, tapos masarap siyang gawing pie. Timido, ma'am. Mm-hmm. Photo timido. Ah, we. Yan o. Wow, naka-pick up siya ng tomato. Wow. Good job. So, mayroon pang natitirang mga tomato. So, siya ang namitas. Photo ma yan. Apre. Photo ma yan. Ito na, anak. Alay, alay, fig. Fig. Oh, yailis. Gargula ba? Ang oh. So ito nga yung sinasabi kong pruning ba ang tawag doon, yung puputulin mo yung sanga tapos papatubuin mo. Ito, mga ito, pwede na itong i-pruning. Ito malilit sa baba, kaya sa naman itapon ko. Nag-prune ako dati, napakadali lang siya. Puputol ka lang siya ng maganda-gandang sanga, yung medyo old na sanga siya. Tapos, itanim mo lang siya sa soil, pero dapat takpan mo siya para mag-moist siya. Takpan mo, or manood kayo ng mga video kung paano mag-pruning ng tawag dito, figs. Napakadali lang. In a few weeks, 2 to 3 weeks, magkakaugat na yan. Pero pagka, once na nagkaugat na yung fig, huwag mong i-expose sa sun kasi mali ang ginawa ko. In-expose ko siya agad sa labas. Nilabas ko siya. Tinanam ko sa labas. Hindi niya nakayanan yung sikat ng araw. Sobrang lakas ng sikat ng araw. So, dapat pala. Ano yun? Hintayin mo muna na maging strong yung halaman bago mo expose sa sun. Kaya sobrang init nung nilabas ko, namatay agad. Ang dami na niyang ugat. So, sayang. So, baka next year. Kaya lang, so, itong garden kasi namin, punong-puno na ng mga tanim. So, kung masyadong crowded naman ang garden, ay hindi rin mamumunga ng maayos ang mga halaman. Kumbaga, magkukulang magkakaagawan ng mga nutrition. So,
So mas mainam talaga na. Hindi masyadong crowded. Wait, I will eat. So okay, iyan ang ating mga tips sa pagpupruning ng figs. Ang harap. Ang sarap talaga ng ano, yung maliit na tomato. Ang sarap ng tomato na maliit. Sweet na sweet siya. Very sweet. Tara na dito. And then, ito, namitas kami ng Grace. Kasi may bisita kami mamaya. I'll give you. Yan, fresh na grapes. Dessert namin mamaya. Kahit tikag, or sobrang init, ay nag-produce na ng magagandang fruits. So, yan po ang ating update sa aking garden today in Switzerland. Thank you so much for updating and watching our videos. Salamat sa inyong suporta and bye! Have a nice day!